mong kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cafe Kinet, at second vlog channel, Lloyd Cafe Kinet Vlogs, at para ma-update ka sa aking every upload, i-click mo notification bell at subscribe button para bongga! Gusto mo yun? At ngayon ang gagawin natin since galing ako ng Bali, Indonesia! Ang mabait ng tao, daming foreigner, parang Pilipinas lang din. At saka ito pa, mura sa kanila ang mga services. Gaya ng mga van, yung bahay, ang mura. At yung food, mura din at masarap. Umpisa ka lang natin, Bali, Indonesia! Napansin nyo kasi kakaiba ang mga pera nila. May mga pera sila na iba yung mukha. Bago pumunta ng Indonesia, nagpapalit muna kami ng peso to dollar. At ang $100 ay katumbas ng tumataging tignan. 1 million rupees! Kung mapapansin mo, mas mataas ang pera natin compared sa pera ng Indonesia. So ito yung sure ng 500 sa kanila. At ito yung 1,000 bill nila. 2,000, 5,000, 10,000. Wala akong 20,000 pero meron silang 20,000. 50,000. Ito ang kanilang 100,000 bill. Ang next naman na ipapakita ko sa inyo ay mga nabili kong mga pagkain. Dahil syempre may ilig tayong lumamon, nabumili ako ng mga matayang mga pagkain. Titikman natin konti-konti, ganon. Pero para kayo kutikman kasi malo hindi pala masarap. Titikman ko na lang. Para mas maganda pag titikman. Ito yung isa sa mga pagkain na bili ko. Hindi siya nakataob, siya ay nakakahaya. Penggunteng, yan. Titikman natin kung ano bang lasa ng mga delicacy nila doon. Sa itaan, sure niya. Para siyang donut na maliit. Ay! Ang masarap! Sarap na kamoy! Anong kadiri? Sorry! Hindi ko siya bet. Hindi siya masarap. So baka dahil makunat lang yung nakuha ko, pero hindi ko siya bet. Isayang ito pa may ganyan sa labas. That is for 10,000 Indonesian rupee. Ito naman binili ko isa ay kakang oven naman. Parang peanut to. For 18,500 na binili ko to, ay matanggal. So binabasa ako ng aking laway para matanggal yung price tag. Oh, nahulog lahat. Ang sarap! Ito namang next ay favorite na pagkain ni Aling Patong Bakal. Kakang Disco! By the way, may vlog ako sa aking Indonesia trip. Abangan nyo yan. Soon. Wow! Parang siyang mani. For 14,000, binili ko to. Ito yung tsura niya. Nakakasira ng pasta, ang tigas! Matigas siya, friend. So basically, parang siyang mani. Parang yung naunang nakain ko lang yung matigas, pero malambot din pala siya. At siya medyo maangha. Ito naman ating next na binili, ang special gift from Bali. For 6,500, binili natin itong Brem Rasa Heruk. Daming scotch tape, parang ayaw pakain. Diyos ko, siyam na scotch tape. O, lalaban kayo doon. Ano to? Parang bareta. Parang sabon! Ano to? Kinakain ba ito mamaya dito kinakain, no? Hindi ako sure kasi wala naman nakalagay dito kung kinakain. Pero special gift from Bali. Parang pagkain naman siya. Eh, kasi may orange. Tikman natin. Dito kasi ako sure. Google nga natin yung pagkain to. I-google natin yung pagkain to para na cellphone. Ano ba? Wala dito, te. Ano ba to? Parang foamy na medyo may pagkakakahoy. Ganon. Ang dami ko palang binigyan ganito. So eto pa, iba-ibang flavor. Ito lychee naman to. Ganon din naman niya, parang bareta din. Nakain ba talaga to? Comment down below kung alam nyo kinakain ba to o hindi. Hindi ko rin kasi may tindihan yung label. May pineapple tayong flavor na binili. Piling ko kinakain to kasi may chocolate flavor. Para siyang punong kahoy sa atin. Ganon, di ba? Yung sa atin lang, pabilog. Ito, pag ganito, pabareta mo. Langka flavor. For 9,200. Hoy! Eh, ito iba naman to, te. Iba siya. May makakain na tayo. Ito sure ako pagkain to. Parang pinaasim na langka. Ibuka ka, mga bibig! Ha! Puro gaba. Ba't ganun? Okay na. Kasi ko, Ben. Parang lasa siyang beer. Magugustuhan to ng mga kaibigan ko. Wow! Ito naman! Chocolate flavor! Dodol Bali chocolate vape flavor. Feeling ko ito masarap to. Sana may matikman ako masarap. May sa banyo pala to. Kaya pampalinis ng inodoro. Ala! Feeling ko masarap siya! Parang siyang chewy toffee.
I love it! Ay, gusto ko masarap na nakain ko, ah. Masarap siya, para siyang, tawag dun sa atin yung ano, para siyang suman! I like it! Eto na, nakikita ko na mukhang masarap tong mga to. Favorite to ng mga kalalakihan. Eto ang Pie Susu! Shala, nalagyan, ah! Lakas mo ka, saucy! Para siyang ano, tebo ko pie na maliit. Ang bango! I like it! Masarap? May masarap din ako nabili! Bunga na! Walang biro, sarap. Masarap siya, walang halong etchos. Love it! Itong Pie Susu na to, 19,000. Pie Susu ulit! Iba lang ang brand niya! Itong pie na to, medyo hindi maganda yung pagkagawa. Pero, tignan natin ang lasa. Sarap! Masarap din ti, parang yema! Wow! Ang sarap! Sarap! Tuta lang! Susu na rin, pero this time iba ang kanyang brand. For 27,000 ito. Hala, sarap-sarap kinsyo na pala, masarap na. So feeling ko masarap to kasi may chocolate at brownies at merong mani. Sarap! Sarap! And yes, tapos na tayo sa mga pagkain. Ngayon tumungo naman tayo sa mga kasuotan at mga anek-anek sa katawan. Zoom! Itong bag na to. Itong bag na to ay nabili ko sa 150,000. Maganda siya kasi kulay pink. At saka sikat to ngayon eh. Ayon sa kaibigan ko, binibenta sa Pilipinas to ng 2,300. Pero kung binili mo to doon, halos 600 lang. Kit siya kasi, tignan mo, oh, may open-open siya, you know. Very spacious, di ba? Ganda no. Ano sira na? Sira na no. Ba't ganun? So, madali din pala siyang masira kaya 150. Pero gugloom mo lang yan. Ang next nating binili, syempre ay yung mga dikit sa rack. Lahat ng bansa pinupuntaan ko, ay make sure bumibili ako ng padikit sa rack. Kasi sabi ng kuya ko, yun ang collection namin. 30,000. Ito yung design, isa owl. Yung isa naman, temple. And then ito, sa airport ko lang ito nabili. Valley! Sa Indonesia kasi, ang daming mga unggoy at yan. Pakapagod! Ngayon naman, magtungo tayo sa mga binili kong pag-souvenir na damit. Kasi alam mo naman, pag umalis ka ng bansa, yung mga kaibigan mo, nag-expect ng regalo. Akala mo, may pinaiwan, di ba? For 26,900. Halos mga 100 pesos lang siya sa atin. 17,000. Ganda! Ganda mo! Oh, di ba? Ganda-ganda mo, eh, oh. Ganda mo, For 17,000 din. Simple lang, di ba? Pero rock. Rock na ito. Uso rin sa kanila yung mga ganitong pantalon. Kasi sa Thailand, madami din ganito eh. And syempre, bumili ako ng mga damit polo-polo kasi ang ganda ng mga polo doon. Kasi diba last time, bumili ako ng mga damit sa Thailand. Tapos tatlo lang binili ko. Nalungkot to kasi tatlo lang nabili ko. So this time, I make sure na madami akong binili para bang! Ito yung suot ko ngayon, ang size nito ay 5XL. Saktong-sakto para sa akin, yung nakakaupo ako na hindi sumasabog yung botones. At bongga malamig sa katawan! Ito yung next nating binili dahil summer na nga ngayon. Napakalaking polo shirt. Pero kung susuotin ko to, sakto lang. Gigil ko, ikaw ang abangan niyo may giveaway mamaya sa end of the video. Ito yung suot ko kagabi, nanonood kami ng Avengers. Diba ang ganda? Ayan! Diba ang ganda? Ang ganda ng mga design, tsaka mura lang. Nabili ko lahat ng damit na ito ng 100,000! So sa atin, mga ano yun? Mga 400 pesos sa atin yun. Pwede na, kasi kung magbili nyo mo ito sa atin, mga 2,000 to pay. Ito pa isang polo ang binili ko, diba? Lakas mga gold, gold, gold. Pa, 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 pa. Ganda! Comment down below kung maganda siya! Okay, next. Chinit ever. Mayroon pa akong violet na polo na nawawala ngayon. Nasa labahan kasi yun, baka na iba. Ito yung itsura niya. Pak! Ganda, diba? Sa Indonesia, kapag pumapasok ka ng temple, kailangan nakasarong. Ito yung binili ni Madam Iva na sarong. Pwede mo nang gawing kumot or ano. Mapakita natin kung paano isuot ang sarong. Yan, diba yan? Ikot mo lang. Ayan, may sarong ka na. Itong sarong naman na ito, para sa akin to, kasi ito ay kulay pink! May nabili rin tayong sarong na pantalon. Ganito pagsuot nito. Papasok natin siya from the back, tali natin siya. Make sure na yung pagtali yung pwedeng tanggalin ha. Tapos, from here, kukunin natin pang isang pant kita. Gagawin natin sa likod. Parang naging pants na siya. Dito ganda. Oh. Dyan, akin na lang to. Gusto mo yun! Gusto ko yun! Ganda diba? Lahat siya nabili ko yun for 100,000. Ito naman nabili ko to for 50,000 ng headdress na to. Diba ganda? Actually, meron ako mga pictures na suot ko yung isang buong set. Violet dito, violet dito, violet sa pamaba. Ito yun, oh. Pak, 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 pam, 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 pam. At dyan nagtatapos ng ating Bali, Indonesia. Wow!
Gusto mo yun. Pero syempre, hindi matatapos ang haul na ito kung wala tayong giveaway. So ang giveaway natin para sa video nito ay para sa mga aspiring YouTubers! At para na rin sa mga may channel na ito ang tinatawag natin Vlogging Essentials! By the way, isang tao lang ang mananalo ng lahat ng ito! By the way, ang lahat ng ito ay binigay sa akin nung mananalo ko ng Oppo Capture the Real You Award dun sa NAF ng Vlogapolis Award, Chemilin Ebe Quabong. Ganon! Isang LED video lighting color temperature! De battery siya, yung battery na parang sa cellphone. Meron din siyang pang double A na battery. O diba, bongga? Pang vlogging din to. Pag gusto mo ng style, ako nang explain. Tapakita ko na sa inyo yung picture kung paano gamitin. So yan ang use niya. Para siyang monopod na pang cellphone. May libre ganito pa. At ito ang pinakapasabog dito. Pang malakas ang mic! Ayan, ganda diba? Para makuha mo ang lahat ng ito, all you need to do is to share this video sa lahat ng social media mo na public dapat para makita ko sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram with the hashtag Lloyd Cadena Giveaway. Gusto mo yun? Gusto ko yun! At sa next video nga natin, i-announce ko na kung sino nanalo ng Polaroid at ng makeup kit. Gusto mo yun? Kaya share muna ang video ito! Share mo na! Maraming salamat sa panonood. Siyempre, alam nyo na yan. Huwag nyo kalimutan i-like at i-share ang video ito kung enjoy kayo. Mag-subscribe na kayo sa aking main channel, Lloyd Cafe Kinenta. May second vlogging channel, Lloyd Cafe Kinenta Vlogs. Bye! Share mo na ang video ito. With the hashtag Lloyd Cafe Kinenta Giveaway. Bye! Lloyd Cafe Kinenta para sa baba.